Hindi tinanaman ng yung lingkod si Palas. Panibagong araw, panibagong rest day, panibagong video, panibagong episode for this... Blacks! For this episode, choose one. Magluluto muna tayo. Then iiyabang. Iiyabang ko lang muna itong apps natin. Kasi, pag mga ganyan, ang achievement dapat tiniflex yan. Reflection dapat eh. Well, for this episode naman yan, as you can see, kagigising ko na. Hindi, kunyari lang yung intro na yan. Kanina pa ako gising alas 6. For this episode, pag-uusapan naman natin is about... Pero bago yan, syempre magluto muna tayo at mag-usap. So, magluluto na tayo ngayon ng ating almusal, hindi, tanghalian. At kailangan natin ng mga sumusunod. Siyempre, kailangan din natin ng sibuyas. At ang ating mahiwagang tofu. Tulog na mantika. Yan ang nagpapasarap sa pagkain. At siyempre, hindi mawawala ang ar, ang pilip. Yan ang nagpapasarap. Hindi, iinumin ko lang yan. So, dahil kumpleto ng lahat. No? Kompleto na ang lahat, datuin na natin at simulan na natin. Tara, let's do this. Pampalabot. Ito ang beer natin mamaya pa ito. Pero syempre, bumuksan na natin. Bawal sa 18 pababa. Sweet. Nagtatanong nga ng luto to. Hindi ko rin alam. Turning. Ano to? Mantika to na. Siguro pinaglatuan ko kahapon. Kasi sa itatapon mo siya, imagine mo gano'n. Gano'n kadaming itatapon mo siya. Pwede pa naman siyang gamitin. Kasi, yun naman pang restaurant to eh. Pang sayo lang naman to eh. Mukulo lang niya. Uy. Mamaya malalaman natin kung anong lasa nito. Siyempre, lagay na natin ang MSG, man! Lagay niyo siya ng girlfriend niyo. So, ito na nga mga kamangyan. Basically, ang pag-uusapan natin is about ito yung mga bagay or sometimes na nangyayari sa buhay na hindi, sa tingin mo hindi pabor sa'yo kasi hindi ka komportable or kaya hindi mo gusto yung resulta nangyayari sa buhay. Example, kasi ako tatanong eh, hindi ko rin gugustuhin yun, pero the other part or the other side of that story, titignan natin yung ano ba yung blessing na yung parang sa'yo. Kasi may mga tao na hindi natin na trabaho, nagugutom, hirap kumanap ng trabaho, nilohan ng girlfriend, nilohan ng boyfriend, broken family, diba? Yung mga katulad mga ganyang situation. Titignan mo eh, hindi siya magandang bagay. Pero, pag-usapan natin dito is, what's in it for you? What's in it for you? If you have that kind of problem, usapan natin. Lutuin ko lang to. Katulad ng sinasabi ko kanina, sometimes in life, may mga bagay or may mga pinagdadaanan tayo na hindi naayon or hindi pabor sa sitwasyon natin, sa sitwasyon mo.
Pero ang tanong dito, the question is, ang tanong dyan, mga kamangyan, what's in it for you? Tulad ng tinatanong kanina, ano yung benefits nito para sa'yo? Kapag ka hindi umayon, yung sitwasyon para sa'yo, more or less, no? Typical na isang tao, hindi ng Pilipino, isang tao kasi, kapag ka hindi pabor yung mga nangyayari sa kanya, normal reaction natin, nalulungkot, nagagalit, nadidisappoint. Ayan yung mga normal na reaction ng isang tao kapag ka hindi pumabor yung sitwasyon para sa kanya. Ngayon, uulitin ko uli yung tanong ko, what's in it for you? Ang makakasagot lang niya, kamangyan, is ikaw. Sample, simulan natin sa pinakamababa, sa relationship. Brad, ang babaw ah. Wow! Sa isang relationship, siguro naman, sa mga nakakapanood nito, meron na sa inyong nilok, meron na siguro sa inyong pinaasa, meron na siguro sa inyong pinagsabay-sabay. Pigilan niyo ako, mag-ola! Shit! Sakit! Pero ang tanong doon, kung hindi nangyari sa'yo yung bagay niyo, or kung hindi mo nahuli na meron pa palang ibang babae or ibang lalaki, yung partner mo, makikilala mo kaya si Mr. Right na maglalagay ng icing sa ibabaw ng cupcake mo? Ayan! May mga bagay at may mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. It is because meron siyang dahilan. Ang dahilan, yun yung dapat mo alamin. Kasi the more na nag-complain ka, the more na na-disappoint ka, wala naman yung may tudulot na maganda sa'yo. Makes sense? Kaya ako, bihirang-bihira ako mag-complain. Kung magko-complain ako, kung magre-reklamo ako, tatahimik na lang ako. My principle is either you do something about it or you get out of it. Kung hindi mo gusto, kumuha ka ng solusyon. Kung hindi mo kaya gawa ng solusyon, umalis ka dyan. Always remember, merong reason, merong dahilan kung bakit nangyayari sa'yo yung bagay na yan. Ang trabaho mo para sa bagay niya is alamin kung ano yung para sa'yo. So for this episode, medyo maikli lang siya kasi mainit. Nagpapawisan na ako at saka hindi pa ako kumakain. Tatapusin natin to ng mabilisan. Yun lang naman. Always remember, you look on the brighter side. May mga sitwasyon na hindi umaayon talaga sa atin. Pero, lagi mo lang isipin ano yung magandang dulot sa'yo. Alright, so for this episode, yun lang at see you online.